kilalanin si Gwen Eigenman, ang Oniko Aho ni Jacqueline Jose, isa sa mga pinahahalagahan ng showbiz, na pumanaw noong 2 ng Marso taong 2024. Siya ay half-brother at nakababatang kapatid ng aktres na si Andy Eigenman. Ang kanyang buong pangalan ay Gwen Garimond Ilagan Gok, ipinanganak noong 15 ng Hunyo taong 2001. Sa edad na 23 sa taong ito, nakatayo siya sa tuktok ng pagtanda, dala ang pamana ng kanyang mahuhusay na ina. Namiss ni Jacqueline si Gwen, ang nag-iisang lalaki, sa buhay niya. Sa kanyang mga kaarawan, ipopost ng multi-awarded actress ang kanyang mga larawan sa Instagram na may nakakaakit na mga caption, tulad ng, "Mahal na mahal kita. My love. My soul. My life." Ang ama ni Gwen na si Kenneth Garimond Ilagan, ay isang gitarista na tumugtog para sa 90s Filipino bands na The Dawn, True Faith, Violent Playground at Zega. Nakalaunan ay pinalitan ng pangalan na River Maya. Siya ay mapagmahal na tiyuhin sa mga anak ni Andy, Ellie Eigenman, Koa Eigenman Alipayo, at Keliana Alohi Eigenman Alipayo. Sa isang post sa Instagram na may petsang 23 ng Pebrero taong 2020, isinulat ni Jacqueline ang tungkol sa kanyang mga paghihirap bilang isang solong ina. "I am a single mom of two. I work so hard to make them feel that everything is okay. Napuputulan ng ilaw o di makabayad ng rental. But that doesn't mean na ipapasa ko problema ko sa mga anak ko. I haven't gotten a single centavo sa mga anak ko." Ang estilo ng pagiging magulang ni Jacqueline ay payagan ang kanyang mga anak habang tumatanda sila na magpasya para sa kanilang sarili at managot sa mga desisyong ginawa nila. She said in the same post, "Kakayanin ko lahat para sa mga anak ko. I did all my best to raise them. Happy lang, no control lang para pag time naman nila, gawin nila para sa mga anak nila. Hayaan mo sila. At the end, mas magiging responsable sila. Kami parents must understand our children. Let them live. Madadapa iyan pero babangon kung hahayaan natin sila." Iniwan din niya ang paalala na ito para sa lahat ng mga magulang, "Wag I obligate your children to pay your dreams, they have their own too." Nag-aral si Gwen sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. Inalok siya ng mga acting projects, pero mas gugustuhin niyang tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Noong 9 ng Nobyembre taong 2014, sa awards night ng Q Cinema International Film Festival, sinabi ni Jacqueline sa pep.ph na may pahiwatig siya kung ano ang gustong ituloy ni Gwen, na 13 anyos noon, bilang isang propesyon. She said, "Mukhang editor o scorer ng pelikula ang gusto niya. Ever supportive of Gwen's aspirations," sinabi ni Jacqueline na ipinakilala niya sa kanya ang mga pasikot-sikot ng showbiz. "Isinasama ko siya kapag may mga aspeto ng palabas. So, indie, mainstream, ipinakilala ko sa kanya lahat at maliwanag naman niyang naiintindihan. I'm letting my son na makapasok sa mundo ko. So, unti-unti ko siyang ipinapasok, sa indie, sa main, so, para makita niya yung variations ng bawat pagganap. Makita niya yung klase nung trabaho ko." Ito ay humantong sa hindi mabilang na beses ng pag-escort ni Gwen sa kanyang ina sa paggawad ng mga seremonya at mga premiere night. Tulad ng kanyang ama na si Kenneth, si Gwen ay hilig din sa musika. At tulad ng inaasahan ni Jacqueline na magiging film scorer ang kanyang anak. Natagpuan ni Gwen ang kanyang sarili sa isang lugar sa industriya ng musika. Noong 14 ng Disyembre taong 2020, kumanta si Gwen ng isang kanta para sa kanyang pinsan na si Abby Asistio nang mag-leave ito sa Kumu para sa kanyang kaarawan.
nagbigay siya ng live na performance ng kantang High. Na ibinunyag niya ay isa sa mga kanta mula sa kanyang pop-punk band, Suspiria Pink. Si Gwen ang bassist ng Suspiria Pink na naglabas ng album sa ilalim ng Offshore Music Philippines. Ang kanyang mga kasama sa banda ay sina Diego Cerudo, ang lead vocalist at guitarist, Carlos Benson, ang drummer at songwriter, at si Joaquin Ignacio, ang lead guitarist. Noong 26 ng Enero taong 2024, inilabas niya at ng kanyang mga kasamahan sa Suspiria Pink ang kanilang album na The Algebraic Sum of Not Being a Rotisserie Chicken pa rin sa pamamagitan ng Offshore Music Philippines.